Greetings po mula sa London, First Filipino Baptist Church of London. Nais ko lang po iulat yung mga mahalagang bagay kung bakit po ako napunta roon sa London. I went there as a domestic helper, hindi po pastor yung... Pero nais ko lang pong simulan yung training ko po dito sa seminary. Pumasok po ako ng seminary dito 1963 na po. Maaring yung mga andito pa ngayon, hindi pa ay pinapanganak. Hindi pa ay pinapanganak yung 1963. At saka, ang seminary natin dito noon ay hindi pa ganito kaganda. Wala yung mga yung library natin, yung gym natin. Ang ginagamit lang namin isang dito lang sa room dito sa itaas, wala yung mga extension. Hindi dito ang amin pong chapel hour kundi doon kay Reverend Dayot, yung group na yan. Doon po ang boys dorm, girls dorm, tapos doon na rin po ang chapel po namin. So, ito pong sineselebrate po natin ngayon, Lloyd Walker. Isa sa si Dr. Albert Walker, siya po ang isa sa teacher po namin dito sa seminary noon. Hindi nyo na po siguro inabutan yung mga yon at karamihan yon. Now, pagkatapos po na ng 3 years ko, 1966 po nung mag-graduate ako ng certificate. Medyo nagliligawan pa lang po yung mga parents nyo. Sapagkat I was born 1940, and then I was converted at nung ako ay 20 years old sa Aurora Hill po. Iyon po ang church ko po magmula nung bata ako hanggang sa ngayon. Iyon ang church ko. And hopefully, pagkakukunin na ako ng Panginoon, doon ako titignan doon sa Aurora Hill. Doon po. So, ganun po. Now, 1966, noong matapos ako, and then nag-freelancer po ako. Kung saan-saan po ako gumagala, sa Tarlac, Santa Ignacia, La Union, Baguio, Eastern Pangasinan, lahat-lahat na po yung gumagala po dahil naghahanap po ako. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ka maaring maglingkod sa aking ubasan hanggat hindi ka nakakakuha ng tutulong sa iyo. So, yun nga, tinupad ko iyon. Naghanap ako at yun naman binigyan ako ng Panginoon ng makakasama ko habang buhay. Kasama ko siya ngayon. Andun po siya sa likod. Dahil sabi po niya, pagka marami kang nakalimutan na sasabihin na sinabi ko sa iyo, aalis na ako, iiwanan kita riyan, sabi niya. Ay, hindi ka ako. Diyan ka lang dahil inspirasyon kita magmula noong tayo ay ikasal. Marami, nagpapasalamat din ako dahil si Pastor Tapnyo, nung siya pa ang pastor diyan sa Palma, ang nagkasal po sa amin. So, hindi ko na po kakahabain dahil binigyan na lang po ako ng 10 minutes. E yun lang, introduction ko na yun po ay 5 minutes na. 5 minutes na lang po yung sasabihin ko dito. Ang una po naming church plant ay doon po sa San Fernando, La Union. That was nung ikasal kami, 1968, 1969, meron po kami isang anak na
by 8 months old siya nung mapunta kami sa San Fernando, La Union. Doon po kami dinala ng Panginoon. 1969 po iyon. And then, wala po kaming na dinat nandoon. Of course, dahil church plant, wala pong mga prospects po namin doon. So, matagal po. Hanggang sa meron kami pong kasamang missionary na si James Anderson at si Cassivani. Sila po ang kasama ko roon. Binuksan po namin ang San Fernando at Balawan. Pero hindi po ako sa Balawan. Doon po ako sa San Fernandino. Doon po kami nagsimula at dahil po sa wala po kami mga kakilala, so ang ginawa ko po, dahil noon po, nung kabataan ko po, eh, athletic po ako, basketball player po ako, kaya at yun po ang ginamit ko hanggang sa marami po kaming mga na-influence o na-prospects po namin sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. And then, that time on, ay meron na rin po kami binabible study, nag-service na rin po kami, pero wala pa kami building noon. So ang ginawa ko po namin, kasama ko ang missionary, naghanap po kami ng lote na mapagtatayuan po ng building. And then, nakapagtayo po kami doon. And then after na makabili kami ng lupa at meron ng church building doon, ay after 5 years, umalis kami roon. Dahil noon, si Mrs. ko po ay nagtuturo sa Rosario at nagko-commute po siya. Umaga pa lamang hanggang sa hapon, tapos babalik na naman po siya sa San Fernando. 70 kilometers po from San Fernando to Rosario, La Union. Doon po siya nagtuturo noon. So, ganun po ang pagyayari. Noon, yung ikalawa po na church plant ko po nung nasa Banged, Banged Abra. At doon po, magmula po doon sa Banged Abra, ay kinuha po ako ni Mrs. Kasi si Mrs. noon kasalo ko ay nasa Hong Kong po siya noon. Kaya kinuha niya po ako doon, napunta po ako roon sa Hong Kong bilang domestic helper. At doon nagkaroon po ako ng pagkakataon na tumulong po sa gawain under po si Pastor Ben Kalika. Nasa Panginoon na po siya. Tinulungan ko po siya na Saturday congregation po. At nung i-turn over po ang Hong Kong na 1977, ay siguro yun po plano ng Panginoon sa aming mag-asawa, dahil si Mrs. ko po ay right hand po ni Governor Patin po sa Hong Kong noon. Siya po ang governor ng Hong Kong ng British po doon. Sila po ang British colony po ang Hong Kong noon. Nung i-turn over, umuwi po siya, bumalik po siya sa London. And that was the time na sinabi niya kay Mrs. kung gusto naming sumama sa kanila doon. So nag-isip po kami, by that time, I was 57 years old, at si Mrs. ay 53. So, pinauwi kami dito for 4 months. And think it over, you pray for, pinag-pray po namin kung pupunta po kami sa London o hindi, or we'll just stay here, dito sa Pilipinas. So, naisip po namin na sumunod kami roon, at doon, 1977 po June, andun po kami sa pumunta po kami sa London. And that was a design 1977 hanggang 4 years na hinintay namin na naglingkod kami bilang domestic helper. Noon dumating po kami roon, wala po kami kalamalam. Hindi ko po wala po sa isip ko na kung saan ay makakapag establish po kami ng church doon. Pero sabi ng Panginoon, ang pangako niya sa amin mag-asawa noon,
Na sabi niya, if you remain faithful to me, I will see to it that I will help you, I will be with you, and then I will make so that you could establish the church there. So, katotohanan naman po na sinunod po namin, pero 4 years po bago po kami naging nakakuha po ng citizenship po namin doon sa London. At noong ikalawang taon namin na doon sa London, ay dalawang member noon sa Hong Kong na dalawang members namin ni Pastor Kalika noon na nalipat na pumunta sa Hong Kong, ay sa London. At nagkasalubong po kami. Tapos, nung makita ko, Pastor, sabi niya, andito pala kayo? Oo, matagal na kami dito. 2 years na kami rito. Ang sabi namin. So, apat po kami, naghanap po kami ng kung saan po kami makakapag-attend ng service. At marami pong mga sabi nila, mga Baptist churches po doon, pero sila po, yun po, ay under po sa umbrella ng Church of England ang mga churches doon. So, pagkatapos po iyon, ay nadagdagan po kami ng apat pa nakakilala na galing sa Hong Kong. So doon, naisip namin na simulan po namin ng cell group. Yung anim na yon, ikapito si Mrs. at ikawala ko doon. So we started that cell group. Hanggang sa naging lumago po, nang lumago yung gawain doon. Siya, yun lamang po, First Filipino Baptist Church of London. Iisa lamang po yun. Southern Baptist po na puro. Dahil nung nagsimula po kami, puro mga babae. And then we prayed and prayed for that. At nung yung mga anim na mga babae, nagkaroon po sila ng asawa. And then, nag-produce po kami. At ngayon ay 41 members na po, pero lamang po yung 15 na children, anak na po nila. Ang sabi nga na Panginoon, if you cannot win them, you produce. Purong-purong Southern Baptist na po yon. Wala na pong hassle yon. Walang hassle. Purong-puro na po. Hindi nila iiwanan ang church sapagkat anak sila ng mga members na nagsimula sa gawain na yon. So, yun po. At ang masasabi ko lamang po, doon po sa London, ay noong 2005, ay naisip namin na iparegister po yung church. And then, meron po kami, siyempre gagastos po tayo ng mga pag-process po ng mga papeles doon. And then, nag-grantan din po kami. And by the time, ay medyo tumatanda na po ako hanggang sa naisip po namin. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, marami na po akong mga nararamdaman. Sabi ko, 76 years old na po ako ngayon. Sabi ko, at saka marami na rin pong nakikita nila na yung outside sa katawan ko, wala akong sakit, pero marami. Isa lang na sakit ang sa akin. 4 na beses na po akong na-operasyon sa mata. 2 glaucoma at saka 2 katarata. And then ito pong left eye ko ay hindi na po original yung lens. Fake na po yung lens. Pero maganda po yung pagkakaopera at malinaw na malinaw. Nakikita ko pa rin kayo na mga
guwapo, mga guwapa na mga anak ng Diyos. Sapagkat walang pangit na anak ng Diyos. Amen po. Puro guwapo. Lalong-lalo na yung nag-organize po si Pastor Garay. Guwapo po yan. Makikita niyo po sa Facebook niyan. Palagi pong very smiling. Maalala ko tuloy si Dr. Tad Hamilton. Tuwing masasalubong siya, oh, what a sweet smile, sabi niya. Pagka nakikita niya yung mga estudyante niya na naka-smile, talagang tuwang-tuwa po si Dr. Tad Hamilton. Lahat po ng mga, marami po yung mga professors namin, na mga, na, wala na po, nasa Panginoon na po sila. Now, our main goal po ay to reach out as many Filipinos na nasa roon po sa London. 30 to 40 Filipinos po ang mga andun pa. At karamihan po sa mga Filipino doon, mga kung meron ka pong masalubong na Pilipina, di ma, yung sidewalk po, pagka masalubong mo, kung hindi friendly yung Pilipina, kahit na anong sikip yung mga traffic, yung mga nagdadaan ng mga kotse, lilihisan ka, ayaw ko lamang masalubong. So, ganun po yung mga pangyayari. But although, ay patuloy pa rin kami. Ang isa pong naming problema ngayon, wala po kami building roon. Palipat-lipat po kami. Exodus nga ang sabi nga doon, palipat-lipat. Umuupa pa po kami ng hall, yung tinatawag nila. Yung pong hall na yon ay yun pong mga okasyon na kung saan may mga birthday, may mga conferences doon po nila ginagawa. Pero binigyan po kami ng slot ng kada linggo. At 5 hours lamang po kami doon. So we incorporated everything. Simula na po sa prayer meeting, pagkatapos po sumunod yung service po namin dahil kinakailangan na tapusin namin yung 5 hours na allotted po ng kanan dahil meron pong papalit ulit. Yun po ang buhay po ng mga kapatiran po doon. Pero hindi po kami nawawalan po because we live by faith. And faith will help us to be victorious. Ganun po yung ginawa po namin. At patuloy po kami nananalangin. Lumalabas po kami na nagbibigay ng tracts, nagwi-witness upang sa ganon maabot po namin as many as Filipinos na naroroon po sa London. And then, ito nga po, dahil hindi rin naman po ako medyo malakas na, sabi ko, Panginoon, hayaan mo na akong aalis. Pero sabi niya, hanggat nakakatayo ka pa, andyan ka. Pero we're praying na sana magpadala ng Panginoon doon. Hinihintay lamang po namin ni Mrs. and we're so happy. Masaya po kami dahil mula po noong 1968 po at ito pong susunod na taon, 2018, mararating na po namin yung 50 years na anniversary po namin. At kung binabalag niyo po na dadalo po sa 50 years na anniversary po namin, pumunta po kayo sa London. Dalin niyo po, pamasahin niyo. Lahat-lahat na pagkain nyo. Pero pagdating nyo po sa London, kami na po ang bahala sa inyo. Kaya dyan po ay hanggang ngayon, nabigyan po ako ng pagkakataon na i-organize ni Reverend Garay yung Summit Global na yan. Ay masaya po ako dahil for 40 years na hindi ako napunta rito,
Ngayon lang nakita ko ng mga extension ng ganda ng seminary ngayon dito. At they are so happy. At maybe kung luluobin pa yung kalooban pa ng Panginoon, mabubuhay pa ako ng mga three to four years, babalik po ako dito. At nais ko na dito po ako ililibing pag kinuha na ako ng Panginoon. Ay, ayun lang mo po. And then, yan po ang amin pong kasasayan ni Mrs. Dahil kasabihan nga, kung walang magtutulak sa iyo, sa iyong likod, ay hindi ka magtatagumpay. So lahat ng pagkakataon, una ang Panginoon, ikalawa ang aking may bahay sapagkat hindi niya ako iniiwanan. Dahil marami rin ako akong kahinaan at siya po ang critic ko po. Lahat po ng hindi magagandang critic, yun ang sinasabi niya sa akin upang lalo po akong matuto. At ako po ay nagpapasalamat dahil yung panganay po namin na anak, na babae, ay dito rin po siya nagtapos. Mas mataas po siya ang kinuha niya kaysa sa akin, ang naging degree niya. Dahil pastoral counseling pa ang naging yung major niya. At hindi po ako, nung yung certificate ko, nung kasalukuyan na yun, nais ko pong sabihin sa inyo ito. Dahil nagka-eskwela pa ako habang ina-update ko po yung certificate ko. Kaya ang teacher po namin noon ay si Dr. Saore. Andyan po, siya po ang kasama. Si Dr. Saore po, nung mag-enroll po kami na 1963, siya po ang classmate ko. Classmate ko po siya at nung bumaliktad po, siya na ngayon ang professor ko nung ako. Pero ako po ay masaya-masaya dahil palagay ko po lahat po ng mga kasama namin po noon, nung 1963 hanggang 1966, noon ng mga kasama namin, nasa Panginoon na po sila lahat. Siguro dalawa na lamang po kami ni Dr. Saore na naiiwan. Dahil nga ang kasabihan daw, sabi niya, yung masama daw ay tumatagal po ang Pero hindi po ako naniniwala doon. Hindi po kami masama. Kaso nga lang, marami pang not yet, yet. No. Ay, tinitinda ko nga si Miss Leticia Cancel. Andito ba siya? Bakit? Na-cancel na ba siya? Siya mga kasamahan po namin noon hanggang ngayon. Tapos hanggang sa si Dr. Abuga na nasa Hong Kong na po siya ngayon. Yun pa yung mga dati po na mga kilala ko noon. At ako po yung nagpapasalamat. Kasama ko si Mrs. noon. Maalala ko tuloy pa nung bumisita sa bahay si Dr. Saore. Tapos sabi niya, narinig niya ang nanay ko. Dahil ang nanay ko po ay purong-puro pong Katoliko. Minsan ko rin sabi niya, ay nako anak, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, ipinanganak ako na Katoliko, mamamatay ako na Katoliko. Kaya hindi mo mababago yon. Pero mabait po ang nanay ko. Nakilala ni Dr. Saori dahil gustong-gusto siya ng nanay ko dahil marunong po mag-Ilocano. Si Dr. po, Ilocano po siya. At ngayon, hindi pa rin nagbabago ang
si Dr. Sauri, ganun pa rin siya, puro, na malakas pa rin, athletic pa rin, na kagaya ko po. So, yun po. Palagay ko po, ako na yata po ang pinakamatanda na ngayon dito, 77 ko na po. Next year, 78 ko na po. Hindi na po, dahil iisa lamang po, First Filipino Baptist Church of London, Southern Baptist po na puro. Nag-produce po kami, mga anak na lumalaki. May mga young people na rin po kami doon. Pero wala po akong kasama na Southern Baptist, kundi nag-iisa lamang, one of its kind po iyon. Okay. Maraming salamat po, Tay. Stay po. Maraming salamat po, Pastor PG. We're so honored na nandito kayo, nakasama namin kayo. At meron po kayong mga tanong kay Pastor PG, kung saan niya na-meet yung misis niya o saan sila nag-date, yung mga ganon. Meron po ba? Seriously po, kung meron kayong mga tanong sa kanyang presentation. Opo, maraming salamat po. Mamaya po ibibigay po namin sa inyo. Andun po si Mrs. Dahil si Mrs. po ang secretary ko po. Tigaluto ko na po. Tigamasahe ko na po. Lahat-lahat na po. Siya na po si Mrs. Andyan po yung contact number. Tapos kung ano yung pamamaraan ngayon. Pero ngayon po, napakahigpit na po doon po sa London. Napakahiping, lalong-lalo na po ngayon, nag-exit na po ng European Union, nag-Brexit na po ang London. Kaya bumaba po ng bumaba ang pounds. Pero kahit na bumaba ng pounds, kung meron kang pounds, pagpunta mo ng Pilipinas, marami pa rin. Pero nagtataka po ko yung mga bilihin ngayon. Wala na po yung 5 piso noon dito. Wala na po. 25 pesos na po. Ang nagtaka nga ako po doon po sa mga grocery, bibili ka lang po ng mga wala pang kwan. Ano? 1,000. Wala na palang 100 na ngayon. 1,000 na lahat ng mga etiketa na yan. Ano ba na yan? Puro mga 1,000 mga pin. Palakpakan natin si Pastor PG. Salamat po. Maraming salamat.